Yan, 24. 125. Wala pa yukuan, 125 na. Ito na yung kakabit nating kalkal pulley set na gawa ng ECU Tech. Stock modified siya, ibig sabihin stock din to. So same lang sila, pero ito modified na. 13.8 yung angle, so lesser angle. Ito kasing stock natin, 14 degrees. Ito 14 degrees, ito 13.8. Purpose nun is para bumilis yung shifting ng CVT natin, kaya mas malakas yung arangkada niya, mabilis mag-shift. Tapos pinapababa din niya yung lowest speed ratio. Kung halimbawa ito yung stock, hanggang dyan lang siya, yan, nakita niya yan, mark na yan, parang banda dyan, siguro hanggang dito. Dito, pwede siyang mas bumaba. So sa torque drive, mas hangat siya. Yung stock configuration kasi, para yung stock pulley, dahil nga sa degree niya, medyo nakalubog yung belt natin sa torque drive. And ito, pwede natin siyang mapangat dito. Depende sa spacing natin. Titingnan pa natin mamaya kung kailangan natin gamitan ng tuning washer. Pag nakuha natin yung lowest speed ratio, mas lalakas yung hatak natin dyan. Parang ito yung malaking sprocket eh. Ito namang drive face natin, pansin nyo, meron siya nakaumbok. So hindi niya binawasan to. Parang built-in washer siya. Parang hindi makompromise yung tibay nito. Kasi pag binawasan mo yan, inipis eh. No? So ang mangyari dun, posibleng magka-damage siya kasi nga, binawasan mo ito, ninipisan mo. So ang ginawa nila, hindi nila binawasan, same pa rin yung kapal niya. Para din to same pa rin yung belt alignment. Hindi nila binago yung mga kapal ng drive face tsaka pulley. Hindi rin nila binago. Press pa rin. Pero, pag pinagdikit mo yan, eto. Eto kasi, kasukat to ng bushing eh. Yung ano nila. Yung iniwan nila dito. Yan. Kasukat siya ng bushing. Ang mangyayari, papasok siya dito. Yan. Pag nagsapa ka na sila, pasok siya dyan. Para siyang mas naglapit. Itong dalawa, mas naglapit. Mangyari naman doon, mas angat yung belt. Yan, ganyan ang angat niya. Pag nagdikit na itong dalawa, pag dumudulo ka na, angat siya, no, sa ibabaw. Pag mas umangat ang belt na ganun, syempre, mas dudulo ka. Kasi yung stock, tingnan nyo, hanggang dito lang yung belt eh. Yan, hanggang dyan lang sa banda dyan. Kasi nga, pag nagdikit na sila, hanggang doon na lang talaga yung iangat ng belt. Ito yung stock natin, yan, medyo lubog siya. Kasi yan, magkalayo sila. Tapos, factor din dito yung tingnan nyo yung rampahan ng bola nito. Smooth siya. Tinatabas. Ganyan yung mga kalkal. Pati aftermarket, ganyan din. Kasi yung stock natin is meron parang stopper. Ayan o. Parang may limiter siya dito. Ayan. So, hanggang dyan lang yung bola sa stock. Ito, pwede siyang mas umangat. Naangat siya hanggang doon. Kasi wala na yung pumipigil sa kanya. So, ang ganda rin ang pagkakagawa nila dito. Makinis. Ayan o. Wala siyang sharp na pinagtabasan na ganon. Feeling ko iba yung technique nila dito or nilihan nila. Pero ang ganda ng pagkakagawa. Pantay-pantay tapos smooth yung flyball ramp. Ano itong gilid, medyo binawasan nila ng konti lang. Ayan, siguro para lang makinis tingnan. No? Napala kapag magpapalit kayo ng kalkal na pulley set, tatabasin nyo itong ano, origa grind nyo, smooth out nyo yung edges ng backplate. Kasi dahil nga wala nang stopper to, kinalkal na to, masangat yung bola, mas may possibility na umabot dito yung bola, tapos kakayod siya na ganun, pwede siyang kumayod, madadamage naman yung bola natin, magkakanto. Check natin yung angat ng bola, pagka magkadikit na sila. Lagay natin yung backplate, lagay natin yung bushing. Tapos ito yung drive face. Mahirap lang ipakita pero yan yung position ng flyball. Pag magkadikit na yung pulley at drive face. Ayan, hindi siya tatama doon. Abot siya doon pero dahil nga tinabas ko yung organ rind ko, sinmood out ko yung edge ng backplate. Hindi siya madadamage yung bola. Lalo pag nakakalkal pulley set ka na ganyan ang angat ng bola. Maabot dyan yung bola. Tapos yung sa poste naman, malaki pa yung kapit niya. Sa stock kasi mas lubog yan. Kasi nga hindi naman mas dikit yung sa stock. Ayan, mataas pa yung poste. So,
safe na safe pa. Pwede pa nga tayo magdagdag ng washer dyan eh, kung kinakailangan. Tapos napansin ko dito, meron na siyang ano, guide. Yan, 13-11, so equivalent niyan, 12 grams straight kung straight. 14-12 is 13 grams straight. Tuldok sa sigod niyan. Ito daw. Pero ito kasing ADV, nung binaklas ko, meron siyang marker ito. So ito yung sa nakatutok dun sa may sigod niyan, TDC. Ito yung balance niya, factory settings. Pero depende na sa inyo, pakiramdaman nyo na lang. Kung ba, mas mabibrate to, try nyo to. Ito'y tapat. Pag less vibration, di dyan na lang kayo. Or siguro dahil to sa kapag combi yung bola. Ito yung susundin natin. Ito kasi yung nung binaklas ko sa ADV. Ito yung nakatapat talaga. Sa hindi naman yung lalagyan ng Honda dyan ng tanda kung walang purpose yan. Tapos sa springs, stock latch, and 1000 or 12 na TWH GY6. Meron ako nun eh. Ito. Gamit ko dati kay Beat at Click. 12 RPM na TWH. Tapos pwede rin 1K RPM na RS8 na clutch springs. 12 center na TWH ulit. Yan, tapos stock gear. So ito yung recipe nila na pag piniga mo, ang ganang bola eh, no? Andun lang siya sa max horsepower, yung RPM niya. Feeling ko ito yung tinrial and error nila. Pero ako medyo iba yung kinto, no? Ayaw ko masyado nung mahiyaw eh, kasi kapag city driving, hindi naman tayo laging aggressive mag-throttle. Doon na papasok yung personal preference pagdating sa pagtotona ng panggilid. Pero ayun yung baseline nila. Ito pala yung stock center spring ng ADB-160. Ito yung TWH na 12. Mas mataas siya ng konti. Yung konti lang. Halos-halos pantay nga lang. Konting-konti lang. Tapos yung kapal ng spring niya, 4.3. 4.3 din, nasa 4.3. Para same lang. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang TWH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and 1/4 turn. Mas maba ng konti. Na, pwede nyo i-try kung ano. Pwede naman subukan. Maganda yung medyo matigas na spring. Para mas malakas ahon. Pero ako kasi, okay na ako sa stock. Pwede ka naman i-try. Igar subukan ko rin. Experiment na lang din kayo sa center spring kung halimbawa nakukulangan pa kayo sa hatak niya o sa buhat power. Sa bola naman, ito yung stock na ADV, 19 grams. 19? Meron ako dito, 15 grams. And same lang pala ito ng ano, bola ng Click 125, PCX 150, ADV 150. Same lang sila, ng 160. Sa mga gamit ko yung mga bola ko ng dati sa Click. Meron ako dito ng 15 grams isang set, 13 grams isang set. Tsaka may 10 grams yata ako dito. 10 grams. Sa bola, usually ginagawa ko, minus 2 lang muna baseline. So halimbawa, stock mo ay 19, 17 muna. Tapos pag medyo nakulangan ako sa arangkada, gagana ko pa siya. So ngayon, ang gagamitin ko is 15 grams straight. Wala akong 17 eh. Actually, pwede ito. Tatlong 19, tatlong 15. Equivalent nun, or sa total weight nun is 17 grams. Siguro bilhin na ako ng 17 grams. Alam ko, stock na bola ng PCX 150 is 17 grams. So, try ko yun. Pero sa ngayon, ito mga nagamitin natin. 15 grams na bola. Total weight niya is 90 grams. Stock natin ay 114 or 115 grams. Ito, natutunan ko to kay Iki. Lagay ko yung link ng vlog niya, Singarod TV. Ito yung representation ng stock ng pulley set. Kumbaga imaginary yan na primera, segunda, tercera, kwarta. Kasi yung speed ratio natin is variating. So wala talaga siyang fixed na ratio. Ito naman yung RPM range natin. Ngayon kapag nagpalit ka ng pulley set, nagiging ganyan siya. Pansin nyo, nagkaroon siya ng parang kinta, no? Kumbaga yung travel ng belt, mas kaya niyang umangat. So ngayon, pag halimbawa, sinalpak mo lang yung pulley set. Tapos hindi ka nagpalit ng bola, stock pa rin gamit ng bola. Mayari dyan, ito, itong sa RPM range na to na kwarta. Yung sa kalkal pulley set, andito pa lang siya sa mababang RPM. Parang kulang ka sa buwelo kasi nga masyado mabilis yung angat ng belt mo. Dahil dun sa lesser angle ng degree niya ngayon. So kailangan, ang gagawin mo dyan, pagpapantayin mo yung itong kwarta na to, yun yung preferred ng manufacturer na RPM rate na nakabuka na yung pulley mo. Ayan, sagad na yung buka. Ito,
andito yung kwarta niya, hindi pa nakasagad ng buka. Either ang gagawin mo dyan, ayan, magagaan ka ng bola. Pag nagagaan ka ng bola, ganyan mangyayari. Sa mas mataas na RPM, yung primera mo, yung unang andar niya. Mataas na RPM bago siya bumuka yung pulley. Pag gaganyan, medyo pumantay na yung kwarta. Sakto na yung buwelo mo, hindi ka na mabibitin ng RPM. Pero trial and error yan. Yung paggagaan ng bola, depende sa timbang mo, depende sa preference mo. Pwede ka rin magtigas ng springs lang. Bawa, yung bola mo, gusto mo stuck pa rin. Ganyan naman ang mangyayari. Kasi yung center spring, pinapahaba niya yung time na bumuka yung pulley. Or pinapatagal niya yung shifting ng CVT. Kaya kita niya, pumantay din siya dun sa kwarta na preferred ng manufacturer. Pero tinanggal niya yung arangkada mo. Pansin niyo, same lang yung buka niya. Pero minsan, ang ginagawa na iba, actually, ginagawa ko rin ito dati. Yan, ganyan ginagawa ko. Naggagaan ako ng bola, tapos titigas ako ng springs. Para yung unang piga mo, parang may sensation na mabilis yung arangkada mo kasi mas mataas na RPM. Pag yun nasa sobrahan ng ganang bola or sobrang tigas na spring kasi lalabas ka naman sa power band. Yan, ganyan mayayari. Out of range na. Kung gusto nyo makita yung mismo explanation nun, di-link ko yung vlog ni Ingarod TV ni Iki. Doon ko natutunan yan CVT tuning. Bukod sa mga iba ko natutunan na sa research, sila Grisma, kaya sa mga reputable sources na mga magagaling talaga sa CVT. Naset muna natin yung lowest belt position. So ilagay natin tong 15 grams na bola. Yung bushing nilagay ko na. Yung bushing pala dito yung orientation niya. Pero pwede rin naman sa labas yan siguro. Ano naman difference. Siguro para lang andun yung grass ha. Hindi siya may stop dun sa pinakadulo. No? Yun ang purpose siguro na. Unang baklas ko kasi nito nasa labas siya nakalagay. So minsan posible rin na baligtad yung pagkakalagay sa factory. Pero andun yung kasi yung sa shop manual nila. Dito talaga nakalagay yung tatlong guhit ng bushing. Itong bola natin, pares lang sila ng kapal halos. Pares silang mayroong protector. Lagyan natin 15 grams. Same lang naman. Ayan, 15 straight. Backplate, huwag nyo kalimutang smooth out yung edges. Para hindi masira yung bola. Tapos yung sa TDC natin, margahan natin. Ito. Yan. Yan na rin yung magiging marka natin para makita natin kung dumadulo yung belt. Pag nabawa, nabura yan hanggang dito. Sabihin, sagad yung belt doon. So, yung mark na yan, tapat natin sa mark dito. Sa may sigunyal. Tapos, kubihin natin yung torque drive. Ginagawa ko kasi, nakapatong yung belt sa bushing. Ito medyo malaki pa yung space nyo. Pero actually pag binrakin mo yan, lalapat pa kasi yung belt dito eh. So mag-iiba pa ng angle to. Itong part na to ninipis pa, mabukasan pa. Sukatin natin. Halos 2mm yung sobra ng belt sa bushing. So ito, factor natin to. Ayan, naprotrude 0.7 to. Pwede tayo magdagdag ng washer. Siguro kahit 1mm na washer. 2.5 to eh. Yan 1mm na washer. Pwede dito, pwede sa likod. Siguro sa likod na natin lagay. Lagyan natin sa loob ng backplate. Pwede rin nga sa harap. Same lang naman ang purpose yan. Washer tayo. Tapos check pa natin yan pagka na-break in na. Same nga, lalapat pa yung belt. Ninipis pa. Pwede magbago yung belt position natin. So 1mm washer. Saan tapat lang natin sa TDC. Yan, halos sakto na. O siyempre, pag nilagay natin to, sakto yung belt position. So ganun lang, as much as possible, dapat patong yung belt dito para sagad talaga yung lowest speed ratio niya. Sagad dito, sagad din ang angat sa torque drive. 54 newton meters. Pulley kabit natin, TDC, belt, drive face, TDC, ito, washer, nut,
yung drive face alin man dito sa dalawa ay nakatapat sa toldo sa sigonyal. Natang konti para hindi mawala sa tilis yung pulley. Plus extension. Salok-salok sa lupa. 59 Newton meters of torque. Up. Torque drive pasok na sa belt. Clutch bell. Washer. 49 Newton meters. Nope, yeah. Lalapatin pa natin yan, so kailangan ko man ay break in para lapat na lapat yung surface ng belt na dating 14 degrees sa 13.5 degrees ng pulley para mas lapat siya. Tapos check ko rin kung kailangan mag-adjust sa tuning washer. So yun lang ang basis nyo. After break in, adjust kayo ng tuning washer. Tingnan nyo kung ano yung tamang belt position. Basta as much as possible, nakapatong siya mismo sa bushing pagkakinabit na lahat. Ayan yung proper belt position para makuha nyo yung lowest gear ratio or lowest speed ratio. Belt position natin na pininturan ko. Ayan. Patong na siya dun sa bushing. So, sagad yung lowest gear ratio natin. Sagad siya. Ayan, masangat na yung belt. Masumangat na siya sa torque drive. Lubog talaga yan eh, nung stock pulley. Masangat siya. 7 Newton meters. Sa ng higpit. Ang braking ko muna para lumapat yung belt sa bagong degree ng kalkal pulley set natin. 13.8 degrees. Tapos check natin kung may kailangan i-adjust. Tunuhin ko din muna yung panggilid sa preference ko. Lumagpas na ng 8,000 RPM. Same pa rin top speed, no? Almost 9,000 RPM. Yung 15 grams pala, ano lang, parang pumapako siya sa 8,000 RPM. So, ginaanan ko, ginawa akong 13. Nag-stack up siya sa 8K RPM kahapon yung testing ko. Ito, unang piga pa lang, nasa 8,000 RPM na agad. Bilis maka 120. Pero lakas na arangkada niya, pati yung gitna, meron na. Karoon na ng gitna. Kaso kung dinig niyo yung hiyaw niya, medyo malakas sa gasto ng ganitong settings. Maganda to kung naka power pipe kayo para mas makahinga sa dulo. Mas madali pa duluin din ang naka pipe eh. Natin. Medyo malakas sa hangin ngayon, no? Matagal siya pumikap ng RPM after 8,000. Yan o. Pero dumudulo siya. Yan, trial and error pa tayo. Ibili ako ng 17 grams ngayon. Hanap ako ng 17 grams na bola naman. Hindi ako kasi nang masyadong ano, magaan. Inaray ko lang talaga. Hindi ako lalabas yung power. So malakas yung arangkada niya pero same pa rin yung top speed halos. Or siguro malakas na yung hangin ngayon, kaya ganun pa rin yung top speed na sa 120 naglalaro. Or kailangan pang i-break in, pwede rin ganun, no? Baka kailangan pa natin i-break in. Di pa siguro lapat yung belt, kaya kaya pang tumakbo na maganda. Sa dulo, ah. Try pa natin mamaya pag pauwi.
Bili muna ako ng 17 grams na bola. JBT pala yung brand na ginagamit ka na bola. Yung 15 tsaka 13. Pero at least naka 9,000 RPM siya. Ito umabot ng 9,000. Nakabili na pala ako ng 17 grams. Try naman natin yan. Hindi ako nito, malakas sa gasto. Pero lakas arangkada, no? RPM talaga, 120. Pasangin. Kailangan tanungin to, kailangan mapabot natin to ng lagpas ng 9,000 RPM. Pero ayoko na magbaba ng bola, magbibigat naman ako ng bola. Tapos siguro timplayin ko sa springs. Sa 6.5 yung unang piga. RPM. Tayo naman natin itong 17 grams. Ito yung binili ko kanina, MTRT yung brand. 17 grams na bola. Natin kung ilang RPM, kung ilang top speed. Tayo sa RPM. Plus dumulo to. Hindi ko na nakita wala RPM. Inapa natin doon sa kabila. Bitin tayo eh. Pero ganda rin ang bigay ng RPM. Tapos yung alis niya, saktong-sakto lang. Hindi delay yung alis. Ito na karoon ko ato. 7,000 RPM. Almost 8K. 8K RPM. Tapos na hangin yun. 8.5 RPM. And almost 9K. Na para nasa 9K RPM. Pero maganda to, mas dire-diret yung RPM nito. Pansin ko. Parang yung RPM nya, 8,000 tumataas. Samantalang yung ano, 'di ba? Yung 15 grams. Pagdating na 8,000 na yan, Tomas. Ikaw lang na ba videohan 'yun eh. Ang kas ko kasi si OBR nung tinesting ko. Bali yung 13 grams yung na-testing ko. Parang hanggang 9,000 lang. Ito 8,000 tumataas pa, halos umabot ng 9,000 kanina, no. Ikot pa tayong isa. Tingnan natin. Parang 7,000 din pala. Yung RPM niya ng acceleration, yung pag pinigamo.
So feeling ko nga pwedeng yung itry ang stock na bola dito. Parang naman niya lang ako mabibitin. Posible kasing mabitin sa RPM pag dumudulo naman. Yan, 7,000. Whisper na arangkada. Mas okay ito. Sakto lang RPM. Yan, 8,000 na RPM pagdating ng 110. Nasa 9,000 RPM. Yan, almost 9,000. Yan, 9,000 RPM. Ah, mas mabilis to, oh. 124 siya at 9,000 RPM. Piling ako, stock na bola, baka umabot na ng 10,000 RPM. Kasi stock na bola, umabot ng 10,000 RPM yun, eh. Or 9,000 plus, mga 9,500, ganun. Malakas pa hangin ngayon. Mas malakas pa to lalo kung hindi malakas ang salubong ng hangin. Tsaka normal riding posture lang ako, hindi ako yumuyuko pagka nagta-top speed. Tsaka pagka maluwag lang, kagaya no, maluwag yung kalsada. Saka lang ako nakakapag-top speed pag maluwag. Layokohan to, ha. Nakababa din yung ano natin, windshield natin. Lakas talaga ng hangin. 8,000 RPM, 110. Lakas na. Pero kanya mag 120, oh. 9,000 RPM, 120. Ayun, umangat. Magil na ng hangin. Ito na lang muna, i-breakin ko na lang muna to. Naka 9,000 RPM naman eh, okay na ako dun. Saka gusto ko yung response niya, yung throughout ng acceleration hanggang dulo. Gusto ko yung response ng throttle. Saka matulin siya. Bilis pa rin yung arangkada niya. Tapos yung mid, meron pa rin siya mid. Ang importante talaga kasi sa akin dyan, yung mid niya. Medyo matamla yung mid nito eh, na ADV, pag all stock. Stock pulley, ah. Matamla yung mid niya. Parang ano, nabibitin. Ang tagal niya pumake up ng speed. Pero pagdating mo ng 80, doon na siya mag-start mag-pick up ng speed. So itong set natin ngayon, na eliminate natin yung makupad na part sa 60 to 80 na ADV. So maganda na to pang pag-overtake. Yan. Yan ang purpose talaga, kaya gusto kong mag-pulley set. Tapos syempre, para maisagad ko yung belt position, para mas malakas yung lowest speed ratio niya. So mas malakas ang hatak pa nito. Although hindi ko pa natetesting gaano ng angkas OBR. Tapos sa mga pahon. Yan, doon kasi yung tetestingin. Pero pag gaganon, usually nagtitigas ako ng springs eh. Bawa mga pahon yung pagra-ride namin. Mga bagyo, ganun. Nag-iaya si OBR ng sagada eh. So feeling ka, matetesting namin doon. Try ko akong magtigas ng spring. Pero siguro maghanap muna kami dito ng mga pahon. Tapos testingin ko kung kaya na niya, kung may laban na yung RPM kahit stuck yung center spring. Yan, set ko ngayon is stock springs, pulley set lang, tapos bola lang na magaan. 17 grams nga to. Ito yung pinaka okay para sa akin. Compromise siya ng arangkada at ano, mid tsaka dulo. Parang balance lang siya. So good, 17 grams na MTRT. Yan o, consistent yung RPM niya. Hindi siya naupo. Pagkayo stock eh. Mga ganun. Sa pumipiga pag nasa 80 na. Yun, yun ang natanggal natin. Karoon na mid. Sa piga lang, oh. Nadiretso lang yung RPM, no? So, okay na to. Kasi yung pulley natin dahil nakaano siya, degree. Mas magaan. So, ma-RPM na yon. Mas ma-RPM na siya kung magumpara mo sa stock pulley na mas mabigat. Mas magaan siya eh. Madaling paigutin. Mas ma-RPM. So, dinagdagan pa natin ang medyo magaan na bola. So, sumakto na yung RPM para sa mga ahon.
hindi siya natatalo ng ahon yung RPM. Testingin natin tong matigas na center spring. 1200 RPM na speed tuner na center spring yung pinalit ko. Yung pa yung ginagamit ko dati kay Click yata nagamit ko. Medyo hindi ko nagustuhan kay Click, so parang medyo nag-overrev na. Masyado siya matigas para sa Click 125, kaya hindi ko na, or tinanggal ko na. Yung Click ko kasi nakastock lang ang center spring. Sakto na. Tinaray ko na mas matigas na spring para din sa kapag may angkas, mas malakas siya sa ahunan. Testingin natin yung dulo ngayon. Iko tayo dito, tapos mamaya punta tayo doon sa may bamban. Meron doong isang ahon na matarik eh. Layukuan. Bas na hangin, no? Dumulo. May na dumulo to. Same lang. Nabagal yung arangkada niya. 120 pa rin. Pero malakas talaga hangin eh. Yung sa arangkada, mas mabilis yung stock center spring. Kasi mas mabilis mag-shift yun eh. Ito naman, mabagal siyang mag-shift. Pero mas malakas sa ahon. Sa 7K yung bigay niya ng RPM sa una. Actually, mabilis pa rin sa hangin, no? Siya oh, pag follow niya ng ano, parang hindi ko siya mapabot ng 9000 RPM, parang 8.5 lang, parang mas okay pa yung stock center spring, no? Ikot tayo, testing naman natin pabalik kung may difference. Pero yun, same lang, stock center spring yung naka 124 tayo na dulo. Oh, grabe hangin, lakas. Kaya ang lumagpas ng 120 dito. Ayan o. Kailangan niya mahabandaan. Kamaiksindahan, nahihirapan siyang dumulo. Siguro dudulo rin to, pero kailangan natin talaga ng mahabandaan tapos nakayoko. Pero okay din kasi namaintain niya yung top speed na same pa rin. So 120 pa rin. Hindi siya bumagal. Sakto lang. Tapos yung mid niya meron na. Yung dati na malamya, yung pagdating mo ng 60 tapos papunta kang 80, malamya yung takbo. Parang walang power, parang patay, yung walang mid. Ngayon, ito dire-diretso na. So ito, mas maganda sa pang-overtake na to. Mas malakas siya pang-overtake. Hindi ka na mabibitin sa mid eh. Lalo pag may angkas ka or may kabigatan ka. Paikot, tapos diretso na tayo doon sa ahunan. Pa rin dulo niya, 120 talaga. 121, 122. Antay ko lang, lagpas. Mag 124. Ayan, dumudulo na.
Ganun lang din, oh, 123. Pero wala yuko niyan, ha. Pag wala yuko talaga, bibigil ako ng hangin. Yeah, 123 top speed nitong Speedtuner na 1200 na center spring. So ang set pala natin dito is yun nga, yun pa rin pulley set, tapos 1mm na washer, tapos bola 17 grams pa rin, tapos yung center spring nga pinalitan ko, ginawa ko siya ang 1200 na speed tuner na center spring. Last talaga, oh, kaya basic lang ang 120 nya. So, hindi lang sobrang salubong ang hangin. Pero yun talaga pinaka nagustuhan ko nga yung ano niya, mid niya nagkaroon na. Hindi man natin matesting ng nakayuko yung top speed, pero consistent siya na nakukuha yung 120 pataas. Okay na ako dun. Hindi ka naman laging makaka 120 sa mga, lalo kung taga Maynila ka, laging traffic. Importante do arangkada. Siguro feeling ko kung hindi naman kayo magpupunta sa ahunan, mga maraming ahunan yung lugar nyo, puro patag lang, tapos kailangan nyo arangkada, okay na stock center spring. Okay na yun. Kasi nga, yung stock center spring natin, tapos yung degree ng pulley, kaya mas bumilis yung acceleration. Ngayon, nung nagpalit tayo ng center spring, syempre, mas patigas, pinabagal niya yung shifting ng CVT natin. Pero kailangan kasi kami ni OBR nga, kung saan sa kami nakakarating, so mas madalas, meron kaming mga dinadaanan ng mga pahon, ng mga bundok, na kaya okay din na mas matigas ang center spring para mas malakas siya bumatak. Mas babad din yun sa low gear ratio kasi nga mas matigas yung spring. Ito, medyo may ahon dito, ito, isang ahon, kasi may kasabay tayo. Pero mamaya yung pabalik, mas matarik yung ahon. Malakas sa ahon, no? Malakas. Malakas ahon. Ang technique lang naman kasi pag uphill is throttle play lang. Huwag nyo isagad lang yung throttle kasi kukulangan niya ng buwelo. Balik niya para bumalik yung belt. Siyempre, pag mas yung belt natin ay nasa low ratio, low speed ratio, mas malakas ang ahon niya. And ito, pababa. Oh. Ito, matarik to. Doon tayo mag-umbisa sa may pinakababa, tapos aahonin natin itong mahabang to. No, kasi nag-bagyo kami ni OBR, nabibitin ako eh, pagka yung mga ganito siguro na ahon yun, na dire-diretso. Bibitin ako sa RPM niya. Parang natatalo siya ng ahon. May umuupo talaga eh. Kaya naisipan ko nga na mag-pulley set para mas okay. Magagaan na natin yung bola. So, mas ataas yung RPM. Tapos, yun nga, pwede tayo nagdigas tayo ng spring. Para mas babad siya sa low speed ratio. Yun din, para ma-set natin yung lowest speed ratio niya. Kita nyo yung belt natin. Sagad yung angat niya doon sa torque drive, tapos yung sa pulley sagad yun yung patong niya doon sa bushing. Naikot tayo dito, tapos testingin natin pahon naman. Yan, testing. Oh, double back, lakas, malakas siya sa ahon. Baba, double back. Oh, lakas. Yan, ah, pansin niya, binabalik yung throttle para makabalik yung belt sa torque drive para mas malakas yung torque natin. Lakas niya umahon. Malakas. Okay to sa ano, no, Baguio siguro. Siguro magsagada kami ni OBR. Sakto lang yung arangkada niya, hindi sobrang bilis kagaya nung sa stock center. Pero malakas sa ahon. Testing naman natin tong 15 grams. Binalagay yung 15 grams, tapos tinanggal ko yung washer. Tapos tinanggal ko rin yung 1-2 na center, binalagay yung stock center spring. Hindi ko nga pala na-testing to ng solo lang ako. Nung binabanggit ko sa inyo, diba ito yung una dapat. Nabanggit ko sa inyo na nagli-limit siya sa 8,000 RPM. Angkas ko si OBR noon. Tapos hindi ko rin na-factor yung lakas ng hangin noon. Baka kaya nagli-limit kasi sobrang lakas ng hangin noon. Hindi talaga siya makalagpas ng 8,000 RPM. So ngayon, testingin ko ng solo lang ako.
Isang ikot ulit tayo. Tingnan natin kung lalagpas siya ng 8,000 RPM. Tsaka kung anong dulo, syempre. Ang game. Testing. Almost 9,000 RPM. 121. Malakas sa hangin, oh. Malakas din pala. Lagpas siya ng 8,000 RPM eh. Parang 9,000 RPM siya at 120. O yung kanina na center spring na speed tuner na medyo nababagalan naman ako sa arangkada niya. So, pwede na rin siguro itong stock kasi magaan lang naman kami ni OBR. Feeling ko kaya na ito sa mga ahonan. Sa itong 15 grams na bola, parang swabe siya eh. Siguro noon na nag-a-adjust lang yung ECU natin sa magaan na bola. Ngayon medyo okay na yung response ng alis niya. Bilis niya maka 120 eh, no? Kita niya. 120 agad eh. Mas magaan yung takbo. Isa pa. Nakagayin natin. Bilis. Gusto ko to. Ang ganda yung arangkada. Oh, dire-diretso siya hanggang 120 oh. Nice. Yan, 24. 125. Baka mas gusto ko to. Mas mabilis. 125 tayo. Ito na lang, no? Wala pa yukuan. 125 na. Oh, 120 agad, oh. Tapos 9,000 plus RPM. Nakas. Okay na ako dito. Ito na lang. Tulin eh. So yung power delivery niya. 125 pinakamabilis. Swabe lang yung ano, RPM, sakto lang. Kaya matuloy, no? Pinamabilis natin yun eh, 125. Lakas, grabe. Lakas nito. Ah, wala sa akin. Ayan, pinakamabilis natin 125. Ito na siguro yung final set ko sa ngayon. So ako, binigyan ko na lang din kayo ng guide para pinakita ko sa inyo kung ano yung differences ng takbo nila ng top speed. So wala pa rin yung top speed natin na mahabang kalsada na nakayuko. Kasi hindi ako makayuko dito eh. Bawal yumuko dito. Madadali tayo. So upright position lang talaga yung ginagawa ko. So 125 upright position, pilang mabilis. Okay na itong set natin, oh. Ito na lang, 15 grams bola, walang washer, stock springs, fully set ng ECU Tech. Okay na, testing na lang natin ito sa ano, Pangasinan pag nag long ride kami. Bibirahin natin ang nakayuko para lumabas yung tunay na stop speed, no? Solid, lakas. Bilis pa na arangkada. Basic lang yung 120 kahit malakas hangin. Oh, tanan nyo. Grabe yung lakas. Saan na 9,000 RPM siya. Sobrang lakas sa hangin, oh. Kaya niya pumalo ng 120, oh. 119. Yeah, 120. Okay na ako dito, ito na lang.
Wala ganyan talaga sa pag-setup ng panggilid. Kailangan tatestingin mo lahat kung ano yung mas prefer mo. Preference mo yan eh, kung anong gusto mong takbo ng motor mo. Malamang tatestingin ko pa rin to, wag ang kas kasi hobby ata. So, halimbawa, medyo nakukulangan ako, halimbawa sa hatak, ganun, o sobrang sa RPM, pwede ka namang i-adjust. Pinakita ko lang sa inyo yung tuning process, kung paano siya ginagawa. Pero ito, ito yung pinakamabilis natin, so dito tayo mag-stick. 125, upright riding posture or upright riding position lang. Hindi tayo nakayuko. So abangan nyo na lang yung vlog kung sakali na may top speed natin to sa Pangasinan, na solo lang ako. Uyukoan natin para makita natin yung dulon-dulo talaga niya. Oh, lintik ang arangkada. Siguro ma-advise ko na lang sa inyo, halimbawa puro patag naman yung dadaanan nyo, okay lang kahit bola lang. Pero kung patag, patas medyo may kabigatan kayo, mas okay kung magtigas ng konti ng center spring. Yan, depende na sa inyo, timplahin nyo kung ano yung pinakamagugustuhan nyo. Magkakaiba din kasi ng response ang bawat makina kahit pares ng motor. Itaas tayo, magkaiba tayong timbang. So, hindi pwede yung kukopyay mo lang yung set nito, set na nyan. Hindi, depende sa'yo tsaka sa preference mo. Tapos kung halimbawa medyo nabibiting kayo, gusto nyo mas dumudulo talaga, yung tipong mga maabot ng 130 ganyan, na kahit naka-upright lang ang position, suggest ko sa inyo mag-power pipe kayo. Ano kayo ng power pipe na yun? Hindi ko alam, palapata ang power pipe pang ano eh, ADB. Para wala pa, parang PCX lang. Yung PCX hindi ko alam kung fit sa ADB 160, PCX 160. Tapos syempre, pag nag-power pipe kayo, mas okay na iparemap nyo din para mag-match yung AFR. Para mahabol naman yung air and fuel ratio. Kasi mas malakas ang labas ng ano nun eh. Mas makabuga. Mas malaki yung elbow. Pag naka-power pipe ka, para din maiwasan mo na or malessen yung chance na mag-overheat. Pero yun talaga definitely ang lakas dumulo pag naka-power pa. Lalo pag maganda klase yung pipe na nilagay nyo. Kasi nga, mas nakakahinga na siya. Mas pigil kasi yung stock pipe. Pigil yung takbo niyan sa dulo. Mas madaling paduloyin ang power pipe talaga. Naranasan ko na yan kay Click at Beat eh. Tapos yung halimbawa, hindi pa rin kayo nakontento, pwede nyo itry mag-gearing. Yung high speed gear, yun talaga, tutuling kayo doon. Kaso medyo hihina ang sa ahon yun. Pero pwede nyo naman timplahin na malakas pa rin sa ahon, kaso masasacrifice yung dulo. Yan, depende na sa inyo kung anong gusto nyong ma-achieve o kung anong gusto nyo talagang preference nyo. Yung binilan ko ng pulley set kasi, nagbebenta rin siya ng high speed gear. So yung high speed gear na binibenta niya ay 15T. Yung ano yun, secondary gear yun. Yung stock kasi na ADB is 13T. Dati tinry ko yung gano'n, nagtaas ako, nag high speed gear ako kay Beat. Parang 12T yung kay Beat eh, nagtry ako mag 13T. Okay naman kasi nga napansin ko, medyo hihina talaga siya sa ahunan. So maganda siya kung puro patag lang yung daan. Kasi halimbawa sobrang haba ng kalsada sa inyo na puro patag. Yung kahit doon kila dudes, yung kahit dudes kasi nakagearing yun. Tapos alam ko, naka-open filter pa siya, walang filter. Hindi, sa parin nyo, kaso dito hindi ubra ang walang filter kasi magabok dito sa amin. Pwede nyo rin gawin yun, kaso mabilis naman dudumi yung throttle body, lalo kung magabok sa lugar nyo. Pero yun, nakakalakas din yun na takbo. Yung talaga, walang restriction kasi yung lakas ng pasok ng hangin. Mas marami siyang gas na ibibigay, mas malakas yung power na mapoproduce. So yun siguro, yung kung gusto nyo na mas matulim pa. Pero kung saktuhan lang na setup, simple lang. Yan, yung ganito, kahit ganitong setup lang, okay na. Wala na rin kasi din akong balak magpalit na ang pipe ni ADB. Okay na sa akin yung stock pipe kasi nga, panggala namin ni Roberto. Ayoko naman na medyo yusitahin ba sa mga checkpoint. Lalo pag naka-power pipe. Actually, power pipe, malakas pa rin tunog eh. Kaya stick na lang ako sa stock pipe, tapos ganitong set, saktuhan lang yung takbo na matulin pa rin. Importante lang talaga sa akin dito, malakas yung hatak, tapos yung mid na magkaroon siya ng mid na hindi siya mabibitin kapag ka mag-overtake ka. So yun, na-achieve naman natin, kaya okay na, okay na. So yung mga link ng mga kinabit natin, yan lahat, pati mga tools, lagay ko na sa description para orderan nyo na lang ako sakali na gusto nyo mag-setup ng panggilid na ADB. Chineck up ko na rin pala, okay naman, wala namang damage yung bola natin, makinis.
Tapos sumasagad naman yung belt. Burado yung marker, no, yung mga marker. Burado siya. Tapos yung pulley at drive face natin, nagsasapakan talaga sila. So sumasagad talaga. Kailangan talaga matesting ng ano, na yukuan na isang sobrang habang stretch. Gawin na lang ng video sakaling karon tayo na pagkakataon na makapunta sa Pangasinan na solo. Gawin ko ng top speed video na waswasa, no. Nakayuko. Superman tayo, no. Huwag naman delikado yun, eh. Nakayuko lang para makita natin yung totoong top speed ni ADV. Pwede matapusin yung vlog. Diretso na ako sa bahay nito.